Pidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Naglaan na ang Department of Justice o DOJ ng 3 milyong pisong pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni na dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Deputy Officer Ricardo Zulueta. Ayon kay DOJ Spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano, 2 milyong piso ang laan para sa impormasyon sa ikadarakip ni Bantag at 1 milyong piso sa impormasyon laban kay Zulueta. Kasabay nito ay naglabas ng wanted poster ang DOJ laban sa dalawa na nahaharap sa kasong pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa umano'y middleman na si June Villamor. Nauna nang nag-issue ng warrant of arrest ang Muntinlupa City Regional Trial Court at Las Piñas RTC laban sa dalawang dating Bucor officials. Mahalaga na maging matibay at hindi basta-basta natitinag ang sundalong Pilipino. Itong sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa oath-taking ng newly promoted Generals and Flag Officers of the Armed Forces of the Philippines o AFP sa Malacanang. Sa kanyang talumpati, iginiit ng Commander-in-Chief na sa pabago-bagong panahon, partikular sa geopolitics at global security, kailangan ng katatagan sa hanay ng militar upang maipagtanggol ang seguridad ng bansa. 40 military officials mula sa Philippine Army, Philippine Air Force at Philippine Navy ang nanumpa ng katapatan sa kasalukuyang Commander-in-Chief. Kasunod ng anunsyo ng taas pasahe ng light rail transit epektibo simula August 2, sinabi ng pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 na muli silang maghahain ng fare hike petition. Humihirit ang MRT ng karagdagang 2 pesos and 29 centavos sa boarding fare at 21 centavos per kilometer na pagtaas. Ayon kay MRT 3 Officer in Charge Oscar Bongon, higit 7 bilyong piso na ang lugi sa kanilang operasyon mula noong 2022. Inihalimbawa ng MRT ang naging gastusin nila noong 2022 ay umabot ng 8.9 billion pesos pero ang pumasok lamang na total revenue ay nasa 1.1 billion pesos. Una rito ay inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na ipatutupad simula August 2 ang dagdag pasahe sa LRT Lines 1 at 2. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.